Hello mga ka-idol. So today wala tayong sparring. And dito tayo muna nag-stay sa hotel. Kaya sa ngayon, iyan ako muna. Papakita ko muna sa inyo kung ninyo napapansin yung ito ko. Parang natamaan siya kagahapon ng uppercut. Kasi kinagat ko kasi yung ano eh, yung mouthpiece. Nanipan yung mouthpiece. Kasi parang maliit sa akin ba? Maliit talaga siya. Bibili pa ako. Yun yung mouthpiece ko kasi nung ano yun, nung since nag-start ako ng professional, pangalawang mouthpiece ko pa lang yun. Siguro kailangan ko na mag-change ng mouthpiece. So, ito nga guys, ito yung nangyari. Natamaan sa uppercut, pumasok yung isang uppercut dito ni Tacoma. Ito, nakagat ko yung ano. Ginanyo ko kasi yung mouthpiece. Pug, kaya dito natamaan. Kaya, okay lang yan guys, ganun. Ganyan talaga yung ano, yung boxing. Kung ayaw mo magkaganito, mas mabuti pa mag-change ka na ng trabaho. Kaya, so, today guys, iano kayo sa isa sa pinaka well-known dito sa Japan, yung ano nila, yung washlet, tinatawag nila na washlet. Bagayo yung, ito yung ano, dito eh, yung toilet na siya mismo yung pinipindot mo lang, yun yung ano, yun yung mismo nag-ano sa'yo. Baga nagsiservice na sarili sa ano mo. Pinipindot mo lang yun, yun na yung ano, yun na yung gumagalaw para sa'yo. So, ito guys, ito yung ano ko, ito yung personal bathroom ko dito. Medyo ito may flash muna natin kasi may hindi ko ba na-flash yung ibig. So ito guys, may tab tayo dito. Kung gusto natin, after sparring, nagpaano ako dito eh, nag-hot tub. Before sparring, tsaka after sparring, naglulublub ako ng malamig na tubig. So ito na nga guys, ito yung tinatawag nila na washlet. Ito yung washlet to. Ito yung paano lang natin i-demo lang natin dito. Ito yung first time ko na pumunta ako dito sa Japan eh. Yung tinry ko talaga yung ano, yung sabi nila na maganda daw dito sa ano, yung washlet talaga. Ito yung flush. Ayan, magpa-flush lang. Ayan. Ito yung flush. Tapos, ito yung front. Kumbaga, ano to eh. Ito yung may sign na siya mismo yung pinipindot mo lang. Parang may ano dito. May lumalabas na parang hose na tsaka hose na parang bumubuga ng tubig. Ito yung pinipindot mo. Ito yun. Yan. Siya mismo yung nag-ano sa'yo. So, high-tech na talaga dito, guys. And ito naman, to center to eh. Tsaka ito, front. Ay, front pala to. Rear, sa likod, tsaka front. Ito yung kadalasan ginagamit sa mga babae pag umuihi sila eh. Tsaka ito yung pag, ano sila, dumudumi sila. So, ano na sa mga kumakain. Pag-demonstrate ko lang. Ito yung stop. Tsaka ito yung ano, baga pressure na kung gusto mong malakas talaga pressure ng tubig pinupindot mo lang to. Tsaka ito yung ano, medyo ayaw. Tsaka ang ganda rin dito guys kasi ano, pag ano ka, pag naliligo may dun sa atin hotel parang pag hindi masyadong class na hotel walang ganito eh. Sa atin may pag mga class yung mga 5 star hotel meron talaga nito. Pero rare mo na makikita talaga na may ganito pag mga hotel na yung budget hotel lang.
dito, parang I think plus na to eh, yung hotel na binigay sa amin dito, parang plus na. So ito, yung hotel na may body shampoo, conditioner, tsaka shampoo. So medyo nag-enjoy naman tayo dito guys. Then maya-maya lang, ano, mag-cold tub. Kailangan lulubog yung sarili ko sa malamig kasi para mawala yung mga muscle pain. Muscle pain yung taba ko ng tiyan ko. Dati abs yan, ganyan, no? Ab na. Pero pag ginagan niya naman, ano yan? So ito ngayon guys, yung timbang ko hindi masyado malaki. Kaya yan, medyo gumagawa pa lang tayo. Siguro sa family lang to guys. So ito na guys, turn natin yung ano natin. Napakaganda din si kanila. Siguro na-adapt na to sa Pilipinas eh. Yung mga gumagamit na sila ng card dito. Ito yung kumbaga, ito yung ginagamit na susi nila. Pag nilagay mo to, automatic na mag-ano yan. Mag-iilaw yung buong kwarto mo. Pero pag tinanggal mo to, mga ilang minutes lang. Tinanggal mo to. Mga ilang minutes siguro mamamatay yung ilaw. Kaya dapat ito, hindi ito mawala. Pag lumabas ka talaga tapos hindi mo ito nadala, yung problema. Kaya ito, ito yung pinaka-importante. Lalagyan natin dyan. Yun yung nag-ilaw. Sample na natin. Labas, labas muna tayo. Tsaka ito nakalock. Lock muna ito. Okay, so hindi ko na maglilinis dito. Natin na din namin. Pare, ay pumasok. Kung naglagay ako dito ng no clean up. Ay. No clean up. Ay, dito. No clean up today. Ayaw mo na magpalinis kasi nilinisan ito ako. So ito nga guys, ito yung ginagamit nila. Okay. So ganyan mo lang. Yan, para makapasok. Pagpasok mo, tama na. Diba? Dilim-dilim. Walang ilaw talaga. Ito yung ginagamit na ano nila eh. Ayan. Pasok na natin ito. Parang magic lang oh. Oh, diba? Nag-ilaw. High-tech na dito eh. Ito kasi, ano, parang na-adapt na sa Pilipinas to eh. Mayroon na ano dito sa Pilipinas. Then may inverter din ako dito. So medyo class din yun. Ayoko lang magpa TV kasi di ko kabisado yung palabas dito eh. Ito, medyo nakakalat. Sinsya ka na. Sinsya ka na guys. Bumili ako dito ng ito. Kisses. Medyo mura lang siya dito. Yeah, yan. Laptop. Dala ko. Laptop. Medyo kalat pa kasi alam nyo na. Ito yun. Tako dito. Yan. Hindi na siya malamig guys. Summer na kasi dito guys. Yeah. Eto. Yung gym lang malapit lang dyan. Para mga kumbaga ano lang. Mga 3 to 5 minutes lang. Tsaka dito yung ibon talaga, yung sikat na ibon dito, mga uwak. Ang raming ulap. Uwak na ibon yan. Yan, naglilip. Yung uwak. Ano, marami. Marami sila guys. Kasi hindi naman, hindi talaga sila pinapakailaman yun. Parang hinahayaan lang talaga sila. Bawal kasi dito yan, yung uwak ko. Yan. Uwak! Hindi niya naririnig. Dami niyan dito guys. Every morning yan yung, ay ingay talaga yan. Especially dun sa malapit na ano. Yan yung uwak ko. Na maraming uwak dyan. Naaalala ko tuloy yung ano, yung movie na Samurai ba? Yung Rurouni Kenshin. Pag maraming namamatay na, pag pinapatay na sa samurai, ano, lumalabas yung uwak. Yun yung sinyalis na bad luck ata. Kaya ito guys, ito lang yung ano namin dito buhay.
Ayan, dito ako nag ano ko nagtatrabaho din na kasi ako din eh sa while ano nagpa-part-time job ako doon sa Pilipinas while nandito ako using my laptop. Kaya ito yung buhay mo natin. Stuck muna dito habang walang sparring at walang training. Mamaya magte-training kami mamayang alas 4 tsaka alas 4 or alas 5 ng hapon. Kaya ipahinga muna, pahinga. Hindi muna din tayo medyo galagala kasi alam mo na hindi pa naman talaga totally clean talaga dito sa COVID. Ang COVID talaga nandyan pa. Hindi pa dineklara na ano na COVID free pa talaga dito sa Japan. So iwas-iwasan lang muna natin yung galagala. And of course, papasalamat ako guys kasi muli naman akong binigyan ng kaibigan kong si Genesis ng ano ng to remembrance niya kasi binigyan ako ng fighting shoes na pang training Asics at ito eh. Yan. Binigyan niya ako ng pang training. Si ito guys, ito yung pang sparring. Binigyan niya ako. So, thank you Genesis. Shout out ko lang pala yung kaibigan ko, Genesis Serbania. Domo arigato. Tsaka yun, medyo so, mamaya, magti-training tayo. Mamaya hapon. And then, pakita ko lang sa inyo yung ito, guys. Ito, guys. Ano, nagdala ako ng mga pasalubong ko. Dala ko sa Pilipinas ito. Four season. Hindi mo ito mahanap dito. Only in the Philippines lang. Hindi mo ito mahanap dito sa Japan. So, nagdala ako talaga ako para ano. Tsaka ito, mahab lang kagawa ng mama ko. Tsaka yung Coca-Cola. Yeah, and then ito yung isa sa pinaka hinahanap-hanap ko dito na milk tea. Yan, milk tea dito sa Japan. Tsaka, ang ganda talaga ano mapagkain dito. Yan na muna guys sa ayon kasi medyo mamaya lalabas tayo. Kaya dito muna tayo, mamaya pa tayo lalabas, dito muna tayo, naghintay muna tayo ng oras, tsaka mga quarter to 3 or 4, punta na tayo sa gym para mag-training. So, may training kami ngayon. So, dyan na muna guys, kasi magbibidyo pa ako palabas, patungo ng gym. Kaya, update ko lang yung training namin with Doc G. Thank you nga pala sa cup na binigay mo, coach. Doc G Boxing. Thank you so much. Thank you guys sa pag-support. Don't forget to subscribe and click the notification bell para sa lahat pa ng mga update. And shoutout din kay Champ Naoya Inoue. Ang bait. God bless you guys and ingat kayo lagi.